Ayun, magandang umaga mga kasablay. Ito yung airgun na pinagawa ko. Mga kasablay, magandang umaga. Ngayon lang ulit tayo na kapag-video. Na muli tayo ng probinsya. Ngayon, ibubuksan natin itong airgun na to. Pinagawa ko to sa kainta kay Master Joel Gonzalez. Ayan, shoutout sa'yo Master Gonzalez. Sir Joel Gonzalez, ayan yung maker natin ng airgun. Nabuksan ko na to sa Antipolo. Ayan, bago tayo umuwi ng probinsya, binalik ko lang ulit sa kahon at dito ko nabubuksan. Mag-unboxing tayo ngayon. So nga pala ito buksan, pangatlo ko na pala itong airgun. Unang akong nabili na airgun is Scopeta. Ang pinagawa ko yon, nabili ko ng 2,000. Pinagawa ko, mas mahal pa yung pagpapagawa. Bag. Ingay. Ah, maraming manok dito eh. Kaya maingay. Ingay na. Ano, may itlog kasi sila dito. Buksan natin 'to. Nabuksan ko na to sa Antipolo ito, hindi ko na kasi inintay pa. Ingay ng manok. Ayan guys, nagkaroon ng problema yung video natin, huminto. Ayan, balik ko nga pala uli. Ayan, ito yung airgun na homemade by Joel Gonzalez. Ayan, ang kainta. Ayan, DM lang kayo sa ano, sa page ko or PM nyo ko kung magpapagawa kayo. Ayan, big tank siya. Yan yung haba niya is 27. Then yung fin type niya kaliwat kanan. Kanan. May lagayan na rin ng scope. Hammer type. Ayan. Meron pang ano. Yung sight niya. Tapos yung threaded niya 16mm. Ayan siya. Kabit natin sa kulad. Then yung ano nga pala niya, yung spring dito adjustable. Ang kita nyo guys, may tornilyo rito. Pwede nyong pahinaan, pwede nyong palakasan. I-adjust nyo lang yung tornilyo. Pero first cock lang, panalo na, lakas na. Then ito yung tube niya pang tiksay. Kapalitan mo lang siya. May tornilyo rito. Tanggalin nyo lang to, then tulak nyo yung inner tube. Kapit nyo na to. Baka mulong. May nagpe-play ba ba? Parang.
guys. Yan. Kung magpapagawa pala kayo ng kulata, kung ganitong style, ibutas dito, siyempre mahirap gawin to. May additional. Yan. Tanong nyo na lang kay Master Joel kung magkano yung i-add. Number type. First nya, safety. Four kang nga pala ito guys. One. Four cup. First nga yung safety. Yan, medyo matigas pa kasi bago. Yan guys. Big tank. Yung barrel. Meron din siya. Depende sa'yo kung ano yung ipapagawa mong haba. May 24 inches. Kasi ako, pinagawa ko 27 para goods din sa pang-ibon. Kasi dito, marami rin ibon. And may mga palayan dito sa paligid. Pagka hindi na ganban, ikot-ikot tayo dito sa probinsya. Hanap daan tayo ng spot. And wala pa akong ganong alam dito. Kaya hindi pa tayo makapag-hunt at ganban. Testing natin guys. First cap lang tayo kasi malakas. First cap. Kabit natin yung siren, sir. Mahaba na siya. Panungkit na guys pag kinabit natin yung silencer. Guys. Masablay. Mahaba na siya. Ganda diba? Sulit na sulit. Yung first na airgun ko is Copit ha. Pinagawa ko yun. Nabili ko ng 2,000 kasama yung tanke. Meron din siyang gun bag. Leather. Tapos sinop ko yun ng isang hammer type. Saglit ko lang nagamit. Then, kasi pinagawa ko yung sight. Balik ko. Then, binenta ko yon, saka nagpagawa tayo nito kay Master Joel Gonzalez. Yan, ito yung mga gawa niya. Lahat ng gawa niya, brass. Tapos, depende na lang sa'yo kung ganong haba ang ipapagawa mo. Lido guys, ang gawa niya. First, safety. Second, medyo matigas pa yung spring niya. Bago. Third. Fourth. First. Second. Ayan guys. Pagka may silencer. Medyo maingay pa rin. Naririnig nyo lang yung tunog nung hammer. And guys, mga pag-gun siguro tayo nito after ng gun ban na. Ito na rin yung kung gusto mong mag-hunt ng isda. Tanggalin mo lang yung tornilyo rito. And pasok mo rito. 27 rin yung haba niya.
sa mga magpapagawa nga pala, PM lang or chat nyo lang si Master Joel Gonzales. Ayan, no? Pinayagan naman tayo niya na ilagay yung pangalan niya sa anong to, sa vlog na to, para makilala yung gawa niya. Yan, tangkilikin din natin yung gawang Pilipino. Malakas na guys, subukan nyo. Marami ng mga nagpapagawa sa kanya. Sila na lang magpapatunay kung gaano kalakas to. Susunod, gagawa tayo ng video yung pagka-curate niya. Umorder na rin ako ng scoop. Gagawa natin ng video yun. Nailagay ko na yun dito. Gagawa natin ng video. Tapos kung gaano ka-curate. Nagawa ko na yun ng video mga 25 meters. Accurate siya guys. And guys, meron pa siyang tawag dito, nakalimutan ko, yung kulay cream para kitang-kita mo yung site pagka sumilip ka. Yan siya guys, ito yung thread niya, itang Master Joel lang sa kalam. Pintab daw. Leo at kanan yung si ano niya. Swing. Pwede sa kanan. Pwede sa kariwa. Inis guys. PM lang kayo kung gusto niyo magpagawa. Mura lang to, mura. Sobrang lakas pa. Ito yung pangisda. Depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay sa saan mo gagamitin yung baril na ipapagawa mo. Pero mostly ang ginagawa niya yung may groove. Pero depende nga sa'yo kung papagawa mo yung walang groove. Kung pantitiksay mo lang, sabihin mo sa kanya para alam niya. Ito yung walang groove. Ang panas guys, nandito na lang yung video natin. Next time, i-vlog natin na hanap tayo ng spot dito sa probinsya. Wala pa tayo, bago pa lang tayo dito. Shoutout nga pala sa Antipolo Tiksay Hunters Group. Yan. Naiwan natin mga tropa dyan. Shoutout sa pinsang ko sa Talim PH. Shoutout sa mga hunters. Be safe sa pag-hunt. Shoutout kay Master Dieter Gonzales, yung admin ng Antipolo Tiksay. Diyan tayo natutong mamarel ng isda. Yan, siya yung nagturo sa akin. Yung mga safety, laging pinapaalaan sa akin kung ano yung safety. Ano guys? Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa munting channel natin, Manding Sablay.
Yan. Para lagi kayong updated sa mga darating nating video. Click nyo rin yung notification bell. Yan, para lagi tayong updated sa video natin. Bye-bye! Ingat tayo mga hunters. Shoutout Anti-Politics sa Hunters Group.